maniwala kayo kung mami kong ehemplo. 23 anos na ako kumakain ng kanin at sagu para poder hablar con autoridad. Kilala ko ang mga Indios. El Filipino. El Persian, sir. Indios. Esos ingratos. Mira, 20 anos ako rin sino dito sa San Diego. 20 anos. Kilala ko lahat ng mga taong nilirahan dito. Kilala ko lahat ng madalang ng opisa sa akin. Bueno, kwento, dehe. Anong ginate? Nada! Na hindi man ako inihatid. Momento, padre. Sabi nyo, 20 anos kayo sa San Diego. Ba't kayo malis? Okay, Esti Paez, ipinatatanggol ng mga gobyerno ang mga ere laban sa mga ministro ng Diyos. A que se refere, señor? Digo lo que quiero decir. Kung pinapalis ng isang kura ang isang katawan ng isang ere sa simentero, ni Purple tiene derecho e ento merece. O impornor, siones, cuanto mentos, e estamos dados calamidades generales. Magsitigil kayo. Ang gobernador ay kinakatawan ng hari. Anong hari? Wala kami kinikilala ng hari, kundi ang tunay na... Mrs. Enrique, informan. Sasabihin ko sa general. Adelante, ahora mismo. Akala niyo ba, porket ako ay sultana na, ay kulang ako sa... Kira, senyores, kisira, presentarles. Ang senyor, pisusun mo ibara, nagagaling niya lang sa Europa. Padre Damaso, ang kura ng aming bayan at ang kaibigan ng aking ama. Patawarin mo ako kung ako'y nagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ngunit, kailanman ay hindi kami naging kaibigan ng ama. Maligaya ko pabalik sa iyo. Kilala ko ang iyong ama. Siya ay isa na sa pinakamarangal na tao dito sa Pilipinas. Salamat po. Senyores, nakanda na po ang pagkain. Senyor Ibarra, gaano na kayo katagal sa Europa? Mga 7 taon. 7 taon? Kung gayon, nalimot niyo na inyong bayan. Tila po yata ang bayan ko ang nakalimot sa akin. Senyor Ibarra, kikiras disir. May isang taon akong hindi nakakatanggap ng balita galing dito. Ang katulad ko po ngayon ay isang dayuhan. E hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Ki terrible! Paano hindi kinakakatanggap ng telegrama? Nasa Espanya po ako ng nakaraang taon. Eh, tira, nakarating tayo. Namahagi po ako doon ng isang taon. Then you can speak English, my friend. Carlito, and thank you for calling me my friend. Senyor Ibarra, kayo'y marami ng bayan ang nalalakbay. Ano nakita niyong mas malago, tungkol sa bayan o sa politika? Napansin ko pong ang kasaganaan o kahirapan ng bayan ay utang ng pagpapakasakit o pagdaramot na kailangan mo yan. Yan ang nakita mo? Pwes, sayang ang perang ginasto mo. Kahit sinong gago eh, alam yan. Senyores, huwag kayo magpakasakit. Nakanyari niya ako kinausap noong araw. Punto permiso, karating ko pa lang at marami pa kong gagawin. Sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Mga pare, wala ba kayong nakitang bungo na maputing maputi pa? Buong-buo pa ho ang mga ngipin. Ala eh! Wala ho eh! Pigang-pigana po ng mga baboy! Di maaari niyo bang pakainap lang ho ninyo? Bungo ng asawa ko yun eh. Ala eh! Pare-pareho din yun! Kahit sino dyan eh, maganda! Teka lang po ha, pipili ko po kayo ng maganda.
Iwag na ho. Magukay na lang kayo na magukay. Ibao na lang ang inyong sarili kung maaari. Ang bobo naman yan! Ikaw lang mahukay! Bihira! Mama, saan ba yung libing ng may malaking krus? Yun ho bang krus na may lilot at may tanim na bulaklak? Yun nga ho, yun nga! Ala eh! Matagal ko na sinunog yung krus na yun eh! Sinunog? Yun po ang utos ng kura eh, at ang patay ay matagal na mula dyan eh! Naluloko na ba kayo? Wala pang isang taong kalilibing nun, ha? Eh, may isang linggo na pong pinalit na babae dyan, ho. Ano ka ninyo? Saan, ho? Pero yun ho, ang utos na kura, eh. Nalikitin sa libingan ng insik. Naawa nga ho ako sa pati, eh. Nanuhukay ko na. Inagis ko na lang ito sa tubig. Isa ka lamang kabag-abag na lipin! Mang Taslo, mukhang masaya tayo ngayon ah. Masaya masaya po, Senior Gobernador Stilio, sapagat meron akong nakitang pag-asa. Pag-asa? Ano pag-asa? Hindi niyo ba nakita? At parang babagyo? Aha, tila sa nahaba-haba ng panahon na ibig mo na rin maligo ah. Hindi naman masama maligo, lalo na ngayon nakasalubong ako ng isang basura. Anong ibig mong sabihin? Walaho, walaho. Sana'y kumidlat at tamaan tayo lahat. Saan ka ba natin ang higap? Hahaha! Ano? Bakit hindi pa kayo muuwi? Ayaw po kaming palasin hanggang alas 8 eh. Sinong ayaw magpauwi sa inyo? Ang kura ho. Ang kura? Ngayon't masarap pa naman ang inyong hapunan. Pakisabi na lang kay inay na gagabihin kami ng konti. Alala, sige. Tara na, kuya. Ano yun? Magkano sweldo mo sa buwang ito? Eh di, 2 piso. Namultahan nga ako ng 3 beses, diba? Bayaran mo na lang ang sinabing ninakaw ko, kuya ha? Naloko ka na ba? Sabi ng sa pistol ngayon eh, 2 onse ang ninakaw mo. Eh yung NCA, 32 piso. 6 kamay, 2 daliri, bawat daliri piso. Eh di, 106 na po. Dami. Ilan yun? Hindi, 32 piso. Na, sana. Ninakaw ko na yun eh. Gago. Huwag mong sabihin yun. Kung ninakaw ko yan eh,
makakabili ka na tayo ng sinilas para kay inay. Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Mang Tashuin, sarap daw ang hapunan natin. Hapunan? Eh, hindi pa nga ako na lang halian. Eh, bakit hindi ka kumakain kanina? Hindi nila ako papagainin hanggat hindi lumitaw ang dalawang orsi. Tingin ko, ang Sacristan Mayor ang bukma. Ano ka? Diba, siya lang yung madalas pumasok sa silid ng kura. Ano ka mo? Kuya? Basilio, bakit wala sa kumpas ang tugtog ng kampana? At ikaw, Crispy, hindi ka maaaring malis hanggat hindi mo binabalik ang iyong ginakaw. Kuya, naghihintay po ang aming inay ng alas 8 po eh. Alas 8? Alas 9 pa uwi mo? Bawal po maglakad ng alas 9 eh. Luto saan ba ako? Ikaw, Crispy, sumama ka sa akin. Luto! Luto! Para ka nakakita ng multo. Ang akala ko ay... Kung akala mo ay bubugbugin na naman kita. Saan ang galing ang mga ito? Ito ang inabot mo sa matandang loko-loko, no? Kali nga! Siya nga pala! Bakit ang mga anak mo'y wala pa? Pinamatay ang Tashio, gagabihin pa daw ng uwi eh. O sige, ako'y lalakad na. Inang! Inang! Huwag kayong matakot, Inang. Si Crispin ay naiwan sa kubento. Buhay! Bakit may sugat ka, anak? Nasugasog ka ba? Ayaw po kami palis ng sakristan. Ang ginawa ko ay nagtanan. At nang napunta ako sa daan eh, sinisigawan ako ng sundalo. At nang huminto ako ay naputukan ako. Diyos ko, Diyos ko. Ikaw nagligtas sa kanya. Kung napalalim ng isang daliri ay hindi na naalala ng mga gwardiya sibil ang mga ina. Inang, huwag niyong sabihin na natamaan ako ah. Sabihin nilang na nahulog ako sa puno. Oh, matanong ko lang anak, bakit nagpaiwan si Crispin? Ang kura po eh, napagkamala na nagnakaw si Crispin. Nagnakaw? Hindi po yan totoo. Ang sakristan po ang nagnakaw. Kumain ka na anak. Tubig na lang ho, di pa ako nagugutom eh. Meron sana tayong masarap na ulam, ngunit naparito ang iyong itay kaya't... Naparito itay? Hindi niya ako sinaktan. Ang sabi pa nga'y kung magpapakabuti ako, ay makikisama siya sa atin muli. Ang buti pa nga, hindi siya nakisama sa atin eh. Inang, tutulog na po ako.
una kong payo sa inyo ay huwag na kayong paparito at magtanong sa akin muli sapagkat baka kayo ay mapagkamalang isang baliw na katulad ko. Pangalawa, magtanong kayo sa kura at sa kumbento, sa gobernadorsilyo ng bayan, sa alkalde ng kapiseria. Bibigyan nila kayo ng masasama at walang kabaluhang payo. Subalit, magtanong ay hindi sumusunod ang ibig kong sabihin. Pangatlo, kayo mag-iingat iho sapagkat ang iyong buhay ay nanganganib. Nanganganib? Kanino? Kanino pa? Sa una pa lamang ng araw na inyong pagrating, ay sinugatan na ninyo ang damdamin ng isang pari. Hindi ako naniniwala na ang buhay ko sa sariling bayan ay nanganganib ng dahil lamang sa isang pari Franciscano. Huwag kayong manalig na sa dahilang itinuturing pakutihan ng mga Dominicano at Agustino. Ang mga prayling Franciscano ay hindi sila nagkakaisa. Ang reliyon ay makasalapi at ang salapi ay mga pangyarihan. Inaakala ko pong ang pangampanya ay higit pa sa katunayan. Ang lahat ng inyong pagsusumakit ay madudurog lamang sa padir ng kumbento. Madakip lamang ng pare ang kanyang kordoroy, pagaspasin ang kanyang agito. Tanggapin na natin sila ay mayaman, ngunit kakampi ko naman ang pamalaan. Ang kawaawa natin pamalaan. Ang pamalaan ay walang nakikita at naririnig, kundi ang pinapakita at pinaparinig ng mga prayle. Ang pamalaan ay isang bisig, at ang ulo ay nasa kumbento. At dahil dyan, siya ay mahina at walang katutugan. Ipantay ninyo ang lakad ng ating pamalaan sa paglakad ng bayan na iyong narating. Yan naman ay labis na. Dapat na tayong masiyahan sa napagmamasdan natin ang bayan na hindi dumadaing at hindi nahirapan tulad ng ibang lupain. Ang bayan ay dumaraing sapagkat pepe. Ang bayan ay hindi kumikilos sapagkat naimbing at sinasabihan ang bayan ay hindi nahihirap sapagkat hindi nyo nakita ang pagdurusa ng iyong puso. Ang sinasabi ba ninyo ay iyoko ko ang aking ulo sa mga Diyos? Oo, at inulit ko, iyoko ang ulo pabayaang bumagsak. Bumagsak? Bakit? Ako'y Katoliko, malinis ang taglay kong pananalig sa aking mga magulang. Bakit ko naman iyoko aking ulo kung pwede ko naman itong itaas? Sapagkat ang lupang iyong tinatayuan ay nasa kamay pa ng iyong kaaway at wala kang lakas upang laban sa kanila kaya't kailangan mong hagkan ang kanilang mga kamay. Hagkan? Nakalimutan na ba ninyo na siya ang pumatay sa aking ama na nag-alis sa libingan? Kung hindi ninyo malilimutan ang alang-alang yan, ay iwanan ninyo ang iyong pakay. Kailangan kaunting pagtiis sapagkat ang lupa ay hindi pa handa. Tumingin kayo sa dako. Bakit itinagayaan ang marupok ang sangin? Tingnan mo't pagkaraan, nanganging tumuwid ang sanga ng kanyang kayamanan. Tama ka. Ngayon ang makikipaglinaw na ako sa kura. Señor Ibarra, ang inyong kusinero ay siyang pinakamagaling sa buong Pilipinas. Gracias, excelente. Don Santiago, telegrama ho. Por favor, señores, darating ang gobernador general ngayong alas 4 na hapon at tutuloy sa aking bahay. Ngunit, alas 4 pa naman, maaari pa tayong kumain. Go kay Arme Mediato. Bigyan natin ang artikulong gumuhit ng plano. Good start. Magandang hapon, padre. Dito na kayo sa pagdutuan. Gracias. Patuloy. Pinaharaan ni Señor Ibarra, ang arkitektong gumuhit ng ating eskwelahan. Señor Alcalde, pinagtatawanan ko ng mga arkitekto at ang mga bobong na nangailangan sa kanila. Pero tu, reverensya. Señor Alcalde, natatandaan mo ba yung pinabawa ng ospital? Pwes, nagawa yun ng maayos. Walong kobre ang ibinayad sa bawat labador. Imposible! Si Señor Alcalde, at yun dapat ay parisan ng lahat. Di katulad ng mga inyong bugbogi dyan, na nakapunta lang sa Europa at natuto ng kaunti, ay kala mo kung sinong marunong. Pero escuche tu reverensya. Mapaparosan sila ng Diyos. Makikita nyo, mamatay sila sa bilangguan. Para bang, Diyos Pro Santo! Diyos Pro Santo! Diyos! Lumayo kayo! At huwag nyo subukan lumapit. Sa ngalan ng Diyos, Señor Ibarra! Lumayo kayo! Iniwasan ko na siya. Ngunit nilapit siya ng Diyos sa akin. Ang Diyos ang umatol. Meron baga sa inyo kahit isa na hindi umiibig sa kanyang man na namuhi sa kanyang alaala? Narinig nyo ba ang katahimikang yan? Narinig ninyo? Pare ng Diyos ng kapayapaan,
paano lumalabas sa iyong bibig ang kabanalan samantalang ang puso mo'y punong-puno ng kabalasugan. Señor Ibarra, inuutos ko sa inyong bitiwan siya. Lumayo kayo sa amin. Lumayo kayo. Ang ama ko ay isang taong may dangal. Bukas ang kanyang bahay sa kanino man dayo, sa kanino man lumalapit sa kanya ng dahil sa kahirapan. Ang taong ito ay pinagbuksan niya ng pinto. Pinaupo sa kanyang dulang at tinawag niyang kaibigan. Tano ang ginanti, binubusig ang aking ama. Sinasangkapan ang kanyang banal na tungkurin. Sinisiraan ang ama kong patay na. Pinusigi hanggang sa kanyang pagpapahinga sa libingan. At siya ay hindi pa nasiyahan sa lahat ng ito. Ay pinag-uusig na ang kanyang anak. Inilagan ko siya. Kaninang umaga, narinig ninyo sinalwa niya ang pulpit. Ako ang tinuro niya at ako'y nasa walang kibo. Ngayon dumating upang ako'y insultuhin. Ako'y nasasaktan ng palihim. Ngunit inulit na namang alitin ang aking ama. Maria! Hoy, senyora! Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ano meron kayo, Donya? Naiinggit ka ba? Bata ko maiinggit? Iyong buho? No le perte, San Luzio. Hayaan mo kong turuan ang walang hiyang ito! Baka hindi mo kilala kung sino ang kausap mo. Ah, kilala ko na kayo, senyora. Bubot! Baka akala mo, ipubinsya na ako ng kolonya ng mga sundalo. Mga bahay ko sa Maynila, hindi basta-basta nakakapasok ng mga... Hindi nga makakapasok ang mga alpires. No de vera estar hablando como gente comodo. Baka hindi mo na lamang alam ko na labandera ka lang ng araw. Ito po, senyora. Misa lang po nag-asawa sa isang lalaki lamang. Samantalang ikaw, ilang beses ka na po salin-salin sa... Pero... Puta! Bumaba ka dyan! Teka ha! Antayin mo ko dyan! Huwag kayong alis! Hoy ikaw! Matatang bruha! Parito ako upang sabihin sa iyo, bago ako umalis, pinapatawad na kita. Naway, lumigaya ka. Paalam. Bago ka umalis, pakinggan mo muna ako at hatulan. Naparito ako upang bigyan ka ng katiwasayan, hindi upang... Ayaw ko ng katiwasayan ipinagkakaloob mo sa akin. Kinamumuhian mo ako. Yung galit at kapaitan ay lasapin ko hanggang kamatayan. Anong ibig mong gawin ko? Manalig kang kailanman na inibig kita. Nag-alinlangan ka? Naunawaan kita. Ngunit kapag nalaman ang katotohanan nalaman ko nung ako'y may sakit, kaawaan mo ako. Anong katotohanan? Patawarin nawa ako ng ina. Ngunit kailangan malaman mo
nung isang gabi nung ako'y may sakit. May pinahayag sa akin ng isang tao kung sino ang tunay kong ama. Ama? Oo. Ipinagbabawal niya sa akin ikaw ay ibigin ko. At sinabi niyang hindi niya maipapahintulot kailanman ang ating pag-iisang dibdib. At mapipilitan siyang ibunyag ang mga lilim. Kahit kumalat ang pinakamalaking kahihiyan. Sapagkat ang tunay kong ama ay si... Kailangan mo ang mga katibayan. Mga liham ng aking ina. Mga liham na isinulat niya sa gitna ng malabis na pagsisisi. Nadala niya sa sinapukunan. Basahin mo! Basahin mo kung paano niya ako isinumpa. Paano niya ako hinanga ng aking kamatayan. Maria! Kamatayan kailan ay hindi nangyari. Kahit ipinilit ang gawin ng aking ama at ipinainom ng samutsuring gamot. Ang liham niya na iniwan ng aking ama sa iyo. Sa bahay na kanyang tinitiran, nakuha ng lalaking nagsabi sa akin. Tinago at pinagkaloob na ang kapalitayang sulat mo. Anong aking magagawa? Maaari ko bang ipagtapat sa iyo ang aking ama? Sabihin sa iyo kung ikaw ay patawarin siya na nagpapahirap ng lupusan sa iyong ama? Maaari ko bang sabihin sa iyo na ikaw ay patawarin niya? Maaari mo bang sabihin sa kanya na ako ang kanyang anak, siya ang sumumpa upang ako'y mamatay? Maria! Wala nang nalalabis sa akin kundi ang magtiis. Itago ang lihim sa sarili at mamatay na nagsisisi. Nabalitaan ko, ikaw daw ay ikakasal na. Ikakasal ako, ngunit hindi ko lilimutin ang isinumpa kong tinapat sa iyo. Ano ang naiisip mong gawin? Hindi ko na alam ang aking gagawin, ngunit manalig kang ako'y minsan lang umibig. At ikaw, ano ang sasapitin mo? Ako isang tanan, kailangan makatakas. Tumakas ka, paalam. Naalala ba ninyo? Noong minsan tayo magkausap sa bangkaring ito? Noon ay maligaya kayo. Ang daing ng mga sawing palad ay hindi nyo binibigyan ng kabuluhan. Noon ay nabubulagan ako. Ngayon ay inalis na ng kasawian ang aking tingin. Upang makita ko ang kakilakilabot na kabulukan na sumisira sa bayang ito. Sila ang nagbukas ng aking mga mata. Pinilit nila ako magkasala at siya ring inibig nila. Yun ay maging pilibustero ako. Tatawagin ko ang lahat ng nahirapan. Ang lahat sa loob ng kanilang dibdib ay may nakakaramdam na tumitibok ang puso na sa kanya'y naghihimagsik. Ang bayan ay hindi nag-iisip na humiwalay sa Espanya. Ang hinihiling lamang nila ay kaunting kapayapaan, kaunting katwiran, at kaunting pag-ibig. Sa loob ng 300 taon, nilahad nila ang kanilang mga kamay. Hininga natin sila ng pag-ibig. Hinangad natin na matawag silang kapatid. Ngunit ano ang kanilang itinugon sa atin? Mga pagkutya! At halos hindi tayo kilalaning mga tao. Walang Diyos, walang pag-asa, walang pag-ibig. Wala na kundi ang katwiran ng lakas. Kung inaakala ninyo ang bayan ay wala na pag-asa, nagtitiis ang bayan, oo. Ngunit naghihintay pa rin nananalig. Akong ako na hindi nasasama sa inyo. Samantalang nababanaga ko ang mga pag-asa sa mga tao. Kung gayoy, gagawin ko na lamang ito nang hindi kayo kasama. Yan na ba ang huli ninyong pasya? Saksi ko ang pangalan ng aking ama. Ako'y maghihimagsik. May bangka pa parating! Lumika kayo! Nakukulong tayo! Marunong ka ba mamangka? Oo! Bakit? Nandito na ang nanay! Ang mga anak ko? Magnanakaw? Ah! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Anak ko, magninakaw.
magnanakaw, mga anak ko. Ah, magnanakaw. Matagod, Inang. Si Basilio to. Crispin? Hindi po ako si Crispin. Ako si Basilio. Basilio? Ikaw, ikaw ba ang anak? Wala bang naparitong sinuman? Sa may bandang batis, may maraming kahoy. Dalhin mo dito. Gumawa ka ng isang talaksan. At ilagay mo sa ibaba ng aming bangkay. At pagkatapos ay silaban mo kami. Hanggang sa kami ay maging abo. Kung wala'y naparito, maghukay ka dito. Maraming ginto. Kunin mo at mag-aral ka. Kumuha ka ng kahoy panggatong upang matulungan kita. Dali. Dali na. Wala niya ang Pasko sa iyo, Basilio. Ikaw si Basilio, hindi ba? Kilala ko ang iyong ina. Huwag kang mag-alala. Ililibing natin siya. Tulungan mo ako. Alang-alang sa ikakatahimik ng iyong ina, huwag mong ipagtapat kanino man ang nangyari. Langan walang makaalam.